how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. Tatapusin po natin sa hapon na ito ang sinabi ni Jesus sa krus. At ito'y ang kanyang ikapitong wika. Ang sinabi niya ay, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tayo pa'y manalangin. Mabiyayang Ama, salamat po sa nagawa niyo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinubos niyo kami. Tinupad niyo ang inyong pangako na magkakaroon kami ng kaligtasan. Salamat po. Natupad niyo pong lahat
at kami ngayon ay merong kalayaan at nasa inyo kaming kamay. Maraming salamat. Salamat sa krus. Salamat po sa inyong ginawa, sa kaligtasan, sa inyong pagtubos. Salamat. Salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakinggan po natin na ibinigay ang unang wika na galing sa Luke 23, verse 34. At ito po makikita po natin na sinabi ni Jesus, ang unang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Siya ay isang mapagpatawad na tagapagligtas. Sa Book of Luke, si Jesus ay pinapakilala bilang isang tao. Kaya dito natin mababasa sa Book of Luke ang first, second, and seventh last sayings na sinabi ni Jesus. At ang pangalawa niyang sinabi ay matatagpuan pa rin sa Luke chapter 23, verse 43. Sinabi niya, Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Maliwanag na ito isang halimbawa ng biyaya ng kaligtasan. Sinabi niya sa isang nakapapuri sa krus na katabi niya. Ang pangatlo niyang sinabi, matatagpuan sa John chapter 19, 26 to 27. Ang sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Isang maalalahan sa kapagligtas. Ibinilin si Mama Mary kay John ng isang disipulo. Ang Book of John, dito natin makikita na si Jesus ay ipinapakilala bilang isang Diyos. At dito natin mababasa ang third and fifth and sixth sayings. At ang kanyang pang-apat na sinabi sa Mark 15:34, ang sabi niya, Eloi, Eloi lama sa baktani, na ang kahulugan ay Diyos ko, Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Ito'y isang iyak ng isang tao na hihirapan na nakapako sa krus. Ito rin ay mababasa sa Matthew 27, verse 46. Ang Gospel of Mark, Jesus is presented as a servant o bilang isang alipin. Ngunit sa Gospel of Matthew, si Jesus ay ipinakilala bilang isang hari. At panglima niyang sinabi ay ang John 19:28, nauuhaw ako. Ito ang araw ng si Jesus ay pinalikuran ng Diyos Ama, Diyos Espiritu. Nag-iisa siya, nakapako sa krus. Walang kasama. Hirap, sakit, natalikuran ka ng iyong ama. Talikuran ka ng mga tao na kanyang tinubos. Tinalikuran siya ng banal na espiritu. Ang pang-anim niyang sinabi ay matatagpuan sa John 19:30, naganap na. Tetelestai, naganap ang lahat na dapat na gawin at kanyang tapusin. At ang kanyang panghuling sinabi sa Luke 23:46, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkatiwala ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito ang pagbabalik sa kaluwalhatian ni Jesus. Sapagkat tatlong bagay ang makikita natin sa oras na yon nung siya nagsalita nito. Ang tatlong oras ng kadiliman. Matthew 27:54,
na makita ng senturyon at ng mga kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus, ang lindol at ang mga nangyayaring pangyayari, kinalibutan sila at nagsabi, totoo nga, ito ang anak ng Diyos. Pangalawa na makikita natin na nung siya'y nagsalita nito, ito yung kanyang huling panalita, huli niyang sinabi. Basahin natin, simula 44 hanggang 46. Nang itatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong ulupain. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pag-aaralan po natin itong sinabi niya huli, Ama, pangalawa, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pangatlo, sinabi niya, ipinagkakatiwala ko. Ang bawat salitang binitawan ay napakahalaga. Muna niya sinabi, Ama. Ama ang paboritong pagtawag ni Jesus sa Diyos. Ito ay salitang nagpapakita na may intimate relationship, family relationship, malapit na pagsasama, pagkakaisa ng isang pamilya, ng Ama na nasa langit. At pangalawang mahalagang sinabi niya, sa mga kamay mo, sa mga kamay mo ay nagpapahayag ng kaligtasan. Ito'y nagpapahayag ng pagbati na sinasabi ng Ama sa langit, welcome home, son. Natapos mo ang ipinapagawa ko sa iyo. At ang pangatlong ating makikita, ito'y nagpapahayag ng pagmamahal. Sinabi niya, tinawag niya ng Ama. Tayo, tawag natin, mayroong papa, daddy, tatay, Ama, salamat. Sapagkat makakasama muli ang Ama at ang anak na si Jesus. At ang isa pang sinasabi dito'y, ito'y isang pagpapahayag ng pagsang-ayon na ipinagmamalaki ng Ama ang kanyang anak. Ang kanyang anak na tumupad sa pangako. Sa kabila ng hirap, hindi siya tumalikod. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang maligtas siya sa hirap na kanyang nararanasan. Sapagkat for 15 hours, nasa kamay siya ng masasamang tao. Sa kamay ng tao, naranasan ni Jesus na siya'y mabugbog, na siya'y masampal, na siya'y abusuhin, na siya'y kurunahan ng tinik. Paring meron naghablot ng kanyang balbas, hinambalos hanggang mangitim ang kanyang katawan at puro pasa, sakit. Puro latay ang kanyang katawan. At sa kanilang mga kamay, sa kamay ng masasamang taong ito, siya nakatanggap ng latigo hanggang magkapunit-punit ang kanyang mga laman. Hindi siya sumuko. Tinupad niya lahat yun. Hindi siya nagreklamo. Na tayo, konting pagsubok lang, reklamador na tayo. Siya hindi. At ang isa pang sinabi ni Jesus, ipinagkakatiwala ko. Ito'y nangangahulugan na kapag deposito na ang ating Panginoong Jesus sa safe deposit bank of heaven. Nasa kami na tayo ng Ama. Ang ating kaligtasan ay natapos na. Ang kinilamang natin, lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat ipinagkatiwala na tayo ngayon sa Ama at pwede na tayong dumiretso sa Ama ng dahilan kay Jesus Christ. Wala na nakaharang sapagkat tayo tinubos na ng kanyang anak.
At ang isa pang sinabi niya, huli niya sinabi, ang aking espiritu. Yung espiritu ni Jesus, ipinagkatiwala niya sa Ama. At dahil dito sa kanyang sinabi, kusang nalagot ang kanyang hininga. Ito'y isang prophecy na matatagpuan natin sa Psalm 31. Sabi sa Psalm 31 verse 5, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. At sa akin ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ito'y nabanggit din sa John 10:17-18. Sabi doon, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihang kunin ito muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Biro mo, pwede niyang kunin, pwede niyang hindi ito pa rin, pero tinupad niya hanggang huli-hulihang sandali ng kanyang buhay. And he gave up. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Nalagot ang kanyang hininga. Ayon sa Matthew 27:50, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Mga kapatid, kaibigan, anong leksyon na ating makikita rito, application sa ating buhay? Una, alam niya na oras na para siya ay mamatay. Tayo rin, nararamdaman natin kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Lahat tayo naman na mamatay, kaya hindi tayo dapat matakot sapagkat inaayos na ng Panginoon ang ating tirahan. Meron tayong kaligtasan. Pangalawang leksyon natin makikita, si Jesus hindi natakot mamatay. Tayo rin hindi dapat matakot mamatay. Ano mang paraan nito? COVID-19, masagasaan, masunugan, o mamatay sa sakit, o kung anong klaseng kamatayan. Huwag tayong matakot. Sapagkat meron pagkabuhay na muli. At tinupad na ng Panginoon ang kanyang pangako para sa atin. Pangalawa, na pangatlong ating leksyon makikita rito, namatay siya ang kanyang buhay kompleto. Complete. Walang nabali sa kanyang katawan. Yun lang sakit sa kanyang mga naranasan niya, mga latigo. Pero kompleto ang kanyang buhay. Hindi siya binali na katulad ng iba na napako sa krus, pinabali bago malaman na siya patay na. Siya hindi. Tinupad niya, kompleto niyang tinupad ang pangako niya sa Ama. Namatay siyang walang galit o hinanakit. Hindi siya nagalit sa mga tao na nagtako sa kanya. Siya na ipiniliwanag sa atin. Sa unang niyang sinabi, patawarin niya sila. Biro mo, ipinako na niya. Ipinako na nga siya. Siya pa nagsabi, patawarin niya sila. Panglima, nakita natin na siya ay namatay na kumpleto and in control sa kanyang pandama, sa kanyang kalagayan. Kahit na siya nangihirap, in control pa rin siya. Hindi siya bumigay at sinabi na, ayoko na, hindi ko na kaya. Tinupad niya lahat hanggang ibinigay niya ang kanyang pandama. Ibinigay niya yung sinabi niya. Nilagutan niya siya mismo. Nalagot ang kanyang hininga. Tinupad niya lahat yun. At namatay siyang alam niya kung saan siya pupunta. Siya'y babalik muli sa kamay ng Ama sa langit. Praise God. Basahin po natin sinabi sa Hebrews 2:14-15. Sabi dito, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya itong
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan, ay pinalaya niya lahat ng tao sa buong buhay nila'y inalipin ng takot ng kamatayan. Praise God. Hindi siya bumigay sa lahat ng kanyang hirap na naranasan. Tinupad niya lahat. Tinupad niya hanggang siya ay mamatay. Inilibing. At hindi lang siya inilibing. Tatlong araw, siya ay nabuhay na muli. Yun ang tagumpay ng kanyang kamatay. Kung hindi siya pinanganak, walang pagkapako sa krus at walang resurrection. Kinumpleto ng Panginoong Jesus ang kanyang pangako sa Ama na tayo'y iligtas, tayo'y manalangin. Ama, kung i-imaginin ang iyong naranasan 15 hours simula nang kayo hinuli, wala kayong tinanggap na hustisya. Pati mga pare, pati mga tao, pinagkaisahan siya. Sinaktan, sinampal, nilatigo. Tiro mo sa ginawa niyong iyong ama na pinahintulutan niyong inyong anak na maghirap ng ganun kahirap na walang mustisya. Sagad-sagad sa buto ang hirap na kanyang naranasan. Salamat. Tinubos niyo ako. Tinubos niyo kami. Salamat sa kaligtasan. Salamat. Naalala namin ang inyong ginawa. At sa aming pag-alala, nawa kami naman po ngayon naman. Ibigay namin ang the best namin para sa inyo. Paglingkuran ka. Sundin ang inyong kalooban. Magbasa ng inyong Biblia. Maging masunuring anak. Kausapin ka. Magtiwala sa inyong salita. Maraming salamat sa kaligtasang ginawa niyo. And at the foot of the Calvary, Lord Jesus, right now, we surrender our life. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.